Balikan po natin si Ma'am Luisa Yu upang ikwento yung kanyang long decade travel journey. Good morning, Ma'am Luisa. Good morning din. Good morning sa lahat ng mga ating kababayan sa Pilipinas. Ah, good morning po. Ang gayon po ba, nasa travel din po kayo, ma'am? Hindi, nasa bahay ako. Ah, nagpapahinga. Nasa bahay lang. Dito po sa Pilipinas. O, hindi, sa Miami, Florida. Ah, nasa okay. Amerika si Ma'am Luisa. Alright. Aba, kagaling naman po. Ano? Ang dami niyo pong bansang napuntan. Congratulations po on achieving your incredible goal na makabisita po sa halos 200 bansa. Ano? Pero maaari niyo po bang i-share po sa amin kung ano po ang inyong pakiramdam at natapos niyo po itong goal na ito at nakapunta rin po kayo sa Serbia? Oo. Ang last ko ay Serbia. It's a wonderful feeling na natapos ko yung aking yung pangarap sa buhay na makapag-travel sa lahat ng mundo. At it's a very, hanggang ngayon, nagse-celebrate pa rin ako sa mga kaibigan ko na naka-achieve ako na sa lahat ng hirap, sa sarap, sa mga lahat, pagsisikap, nakarating din ako. Mm-hmm. Well, ma'am, sa palagi ko, bata pa lang mahilig ng maggagala si Ma'am Luisa, no? Pero yung pagsisimulang mag-travel mag-isa sa edad na 20 years old ay isang remarkable experience. Medyo may malakas po yung inyong loob, ano? Ano naman po yung nag-inspire sa inyo to pursue this adventurous lifestyle? Alam niyo, nag-umpisa niya nung maliit pa ako kasi pinanganak ako sa Leyte. Ngayon, alam mo naman, nung time na yon, wala pang mga internet, wala pang mga social media. So, mabata pa ako at nanonood ako ng mga sine. May mga sine doon. Nakikita ko yung magagandang lugar na may mga mountain, may mga sceneries na magaganda, na naka-cowboy, naka-suit sila ng mga, mga magagandang, kanilang mga Indian. Saka sabi ko, alam niyo, sa isip ko, someday gusto ko rin marating yan. Kaya pangarap ko yan. Kaya nagsikap ako na mag-aral. Dahil kung mag-aral ka, marami kang opportunity na matututuhan at saka magagawa. So, at that time, sabi ko, ano kaya mapunta ko sa Amerika? Yun ang pangarap ko. Kaya umpisa ko mag-apply ng mga sa mga school at sa awa ng Diyos natanggap ako na as an exchange student. Kaya nakarating ako ng Amerika. Mm. Since that time, nag-umpisa ng travel ko kasi hindi naman ako makaalis sa Amerika dahil ang status ng aking visa kasi student. Ang pinagginawa ko noon, nagpasyal ako sa buong United States. I think natapos ko yata ang 45 or 46 states. Yun ang unang ginawa ko. Tsaka backpacker lang ako. Minsan wala akong pera, budget lang. Sabi ko matutulog ako sa bus kung gabi para sa the next day. Pagdating ko doon, nakatulog lang ako ng libre. Yun ang mga ginagawa ko. Galing, ano? Kaya, medyo mahirap and challenging . Kasi syempre sa ibang bansa, iba yung climate, nagyayelo dyan. Correct. At saka backpacker lang daw ang kwento ni Ma'am Luisa. Ano yun? May target ba kayo, for instance, like for a month, kailangan makatravel ako ng ganito karaming bansa? What was your goal per month or per week? How do you plan your trip? Yung plan ko nung una, kasi nga wala pa itong mga social media, ang plan ko mahirap dahil it's just challenging. Walang social media, walang ano. Ang ginagawa ko, napupunta ko sa library, nagre-research ako, wala mga encyclopedia, at binubuksan ko, pinag-aaralan ko, pati mapa. Hindi katulad ngayon na madali dahil sabihin mo lang kay Google, I want to go here, nandiyan na lahat ng information. At that time, wala pa yung mga kwa na yan. So it took me a long time na matapos dahil sabi nga nila 50 years of my life na naubos ko kasi nagtatrabaho ako nun sa hospital. Alam mo naman ang hospital is 24 hours 7 days a week, kaya ang trabaho ko 7 to 3, tapos minsan nagsikap ako, kumuha ko ng mga another job, 2 job, talagang para makapag-ipon ako ng pera para maraming ma-fulfill kong aking dreams, my dream to come true. Well, sa traveling, syempre challenge
yung paghahanap ng funds para makapag-travel ka. Pero ito question ko, almost 200 countries, Ma'am Luisa, may mga bansa ka bang napuntahan na medyo delikado o may conflict? Paano po yung safety? Oo, maraming mga bansa katulad ng Afghanistan, Iraq, yung mga yun sa Somalia. Kaya lang, ingat din ako dahil pag nagpupunta ako doon, may mga kasama ko ng mga security guard kasi sabi nga nila, para sigurado, medyo mahal na lang kunti, babayaran, puro safe ka. Kaya yun ang ginagawa ko at saka minsan, meron ako mga kasamang grupo, minsan naman ako lang mag-isa nagpupunta kasi pag wala akong mga nakikita ng mga kaibigan na sasama kasi takot sila, sabi ko, sige, kung ayaw nyo, ako nang naalis. Kaya umalis ako, malakas ang grupo. Kaya sabi nga, lakas ng grupo. Kahit na may war, pumunta ka. Sabi ko, bakit, you know? Mga mababait naman ang mga tao, ano? Basta marunong ka makisama, mag-smile ka, makiusap ka, kahit na sila hindi marunong mag-English o kaya kung yun ang importante doon, pakikisama sa mga tao. Mm-hmm. I wonder, anong pinaka-paborito mong bansa so far? Yung di mo malilimutan. Yan ang mahirap sagutin kasi lahat ng mga tao sinasabi sa akin, saan ang gusto mo? Sabi ko, ang dami kasi iba-ibang country, ibang kanilang mga magagandang, may mga sa nature, may mga sa mga river, mga lakes, mga ano yun, katulad sa Iceland, sa Norway, dun sa area na yun. Tapos naman sa, of course, sa Asia, nandun yung Thailand, Pilipinas, you know. At saka yung Singapore, lahat yung bansa na yan kasi na-adapt tayo sa mga pagkain. Tapos sa kwan naman sa Europe, katulad ng Italy, yung mga Spain, magandang kultura doon. Kaya iba-ibang bansa, walang specific na country na sasabihin ko, pero gusto ko pa rin ng Pilipinas. Aside from the Philippines, I go back to Italy, pabalik-balik ako doon, tapos sa ibang bansa din, katulad ng India, gusto ko rin, Thailand, yung mga countries na yun. Okay, para naman sa mga viewers po natin, ma'am, ano, na gusto rin na gayahin yung ginawa ninyo sa inyong buhay ng pagta-travel. So, ano po ang mensahe o payo nyo sa kanila? Ang payo ko, sige lang, huwag kayong matakot at kunin nyo ang ambition nyo sa buhay. At saka huwag kayong mag-intay kasi pag nag-antay kayo lagi, walang mangyayari, hindi kayo makakarating. So yung payo ko sa kanila. Kaya na-inspire, yung maraming na-inspire sa akin sa paggawa ko nitong isang naubos ko yung 193 country. Kaya masaya sila, sabi niya, you give us a lot of inspiration kahit na bata o matanda. Ayun. Pero ito, gusto ko lang sabihin kay, ko, ano, no, kay Ma'am Luisa, hindi siya mukhang 79 na sa kanyang itsura. Very young looking at talagang napakalakas. Ang ganda ng ating pag-uusap. Ano, baka mukhang nakakatulong kay Ma'am ano, ang pagta-travel, ano, lalo na sa kanyang kumbaga aura. Mm. Ayan. Well, sana po ay marami pa po kayong bansang mapuntahan. Ano? At salamat po sa pagbabahagi po ng inyong kwento dito po sa Rise and Maraming salamat. Thanks, Ma'am Luisa. And happy travel po sa mga future niyo pong mga trip.